Magandang araw sa atin mga ka-TH at once again, this is Psycho No Torrehanta. Welcome back sa aking YouTube channel. At sa mga bago sa aking YouTube channel ay i-hit ninyo ang notification bell at subscribe para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. At kung hindi niyo pa nakita ang mga video ko mula sa simula hanggang ngayon mga ka-TH ay i-hit ninyo ang all mga ka-TH para mapanood ninyo ang mga video ko mula sa simula hanggang ngayon. Baka meron kayong makukuha na kaunting aral or kaalaman sa mga video ko na ina-upload. At kung magustuhan ninyo ang mga video ko ay paki-like and share na lang mga ka-TH. At ito ay padala ng ating kapwa ka-TH na galing pa ito sa ibang bansa mga ka-TH. Hindi ko na babanggitin kung anong bansa ito dahil bawal ito sa kanila mga ka-TH ang treasure hunting. Kaya pinapakita ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng kaunting idea sa ganitong klase ng mga markers na ang ginamit pala ng mga Hapon doon sa ibang bansa. At dito sa Pilipinas ay isa lang mga ka-TH, maghalitulad lang katulad ng mga Malaysia, Indonesia, at Myanmar or Cambodia. Merong mga treasure mga ka-TH na hindi nadala ng mga Hapon. Kaya kailangang ilibing nila sa area para doon itago ang ibang mga kayamanan na hindi nila nakayang dalhin. Pero nilagyan pa rin nila ng mga markers. Kaya ito ang nangyari sa ganyang uri ng mga markers. At ipapakita ko sa inyo ito para makakapulot kayo ng kaunting kaalaman na magkahalintulad lang lahat ng mga markers na ginagamit ng mga Hapon, mga codes, mga sign, mga markers, mga ka-TH na ginagamit nila. At ito, kung makikita natin, ito, napakalaking bato yan. At dyan, nakaukit ang mga hole. Dyan sa may pula ng mga dot, mga butas yan. At kung mapapansin ninyo, naka-triangulation ang pula na dot. Kaya maraming beses na yan na tinuro ko sa aking YouTube channel na ang meaning niyan ay mga bato yan na naka-triangulation na andyan sa lugar. Yan ay sarili kong discovery mga ka-TH sa aking treasure hunting na ang kahulugan sa mga butas na andyan sa bato ay mga bato pa rin na andyan sa palibot na mayroong mga markers, mga kasunod na mga markers. Pero hindi lahat na mga butas may meaning mga ka-TH dahil pwede rin ang nature gumawa ng mga butas sa mga bato. Kaya kailangan tingnan natin mabuti kung yan ay man-made or nature. At dito sa ibaba na bahagi, merong single dot mga ka-TH na ang ibig ipapahiwatig niyan, meron tayong hanapin na isa pang bato na merong kasunod na sign para doon makumpirma talaga kung ano pa talaga ang area na dapat ating hanapan kung gaano ito kalayo. Kaya yan ang sinabi ko sa may-ari ng mga picture na ito. At nahanap naman niya ang kasunod na mga markers at ito yon mga ka-TH. Merong triangle dito sa ibaba na bahagi. Kung napansin niyo mga ka-TH, merong lines dyan. Passage sa naka-triangle. At ang kadalasang meaning sa ganyang uri ng mga markers ay triangulation of trees or rocks mga ka-TH. Pero kadalasan, ang ginagamit ng mga Hapon ay mga bato. Hindi katulad ng mga kahoy mga ka-TH na madali lang putulin. Hindi katulad ng mga bato na hindi talaga madaling alisin sa area. Lalo na kung malalaki ang mga bato na ginawang markers. At ito ang kasunod na markers na andyan. Letter C, itong maitim mga ka-TH, kinuhitan niya dahil hindi siguro ito masyadong makita sa kamera. Letter C, meaning entrance. Ang
kasunod andoon sa nakatriangulasyon ng mga bato. At itong lines na ito ay nag-signify ng layo or distance, mga ka-TS, galing sa bato na ito, nasa mga 10 to 20 meters ang ganyang uri na guhit. Ang gawin nyo lang, kung mayroon kayo makikita ganyan at malito kayo kung saan ninyo hanapin, gumamit kayo ng kompas, kunan ninyo ng cross alignment sa mga east, west, south at north, mga ka-TS. Yan ang gawin ninyo kapag medyo may kalituhan sa paghanap ng mga sign, dahil yan ang alignment ng mga Japanese, mga ka-TS, kalalasan na ginagamit sa lugar. At dito sa ibabaw na bahagi, mga ka-TS, meron tayong makikitang box marker. Yan. At dito sa triangle, meron pang passage. Kaya pinahanap ko sa may-ari ng mga picture na ito ang tamang spot na andoon ang nakatriangulation ng mga bato. Double triangulation, mga ka-TS. Dahil dalawa ang mga markers na makikita natin sa area. At ito yon nahanap ng ating kapwa ka-TS na taga-ibang bansa. Yan, kung makikita ninyo. Ito ang unang triangulation, mga ka-TS. Isa, dalawa, at tatlo. At yan naman ang ikalawa. Isa, dalawa, at tatlo. Kaya pasok ito, mga ka-TS, sa triangulation. Pero ito talaga ang pinaka triangulation. Isa, dalawa, at tatlo. At yang nasa gitna na bato, yan ay buried spot dahil sa Y na yan, mga ka-TS. At merong lines patungo sa ibaba na bahagi. Kaya ito ang tamang spot. Ito ang sinabi ko sa kanya na ipahukay ko ang area na ito. Dahil yan ang tamang spot galing doon sa ikalawang markers na merong triangulation na pinapahiwatig yung triangle, mga ka-TS, na merong letter C at lines. Ito yung kasunod katatlo na area. Kaya yan ang paghahanap ng ibang mga marker sa lugar, mga ka-TS. Kung malito ka man kung saan hanapin, gumamit ka lang ng kompas, mga ka-TS, dahil yan ang pinaka-importanting gamit na magtuturo ng spot. Kahit wala kang gamit ng mga detector, mga ka-TS, matutukoy at matutukoy mo ang area dahil sa logical decoding, kompas, at tamang pagkilatis ng mga sign at pag-interpret, mga ka-TS. Yan ang pinaka-importante. Kaya yung sinabi ko kanina na ang sign dito sa Pilipinas at doon sa ibang bansa sa lugar na pinupuntahan ng mga Hapon sa Southeast Asia, mga ka-TS, ay maghalintulad din dito sa ating bansa. Kaya yan ang dapat natin tandaan, na hindi na natin kailangan malito, mga ka-TS. Iisa lang, kailangan lang talaga ang tamang pag-interpret and logical decoding. Ma-decode mo lahat ang mga markers na andyan nakaukit sa bato. At ito ang ikalawang area. Hindi ko alam kung malapit ba ito sa mga markers na unang pinapakita ko sa inyo. Pero ito ang sinabi ko na magkalintulad dito sa Pilipinas, mga ka-TH. Yan ay heart marker. Heart yan, mga ka-TH. At mayroong X or cross dito sa ibaba na bahagi. Kaya kapag ganyan, maraming pieces na kung naka-inkwentro ng ganyan, mga ka-TH, kadalasan, nasa gilid or under lang ng bato na yan or markers na yan. Yan ay tinatawag na treasure on the spot. Ang ganyang uri na markers. Marami yan dito sa Pilipinas, mga ka-TS. Ang ganyang uri na markers. Common yan dito sa atin. Mga heart marker na merong mga guhit sa gitna. Kaya, nung sinabi ko kanina na maghalintulad lang, ikita naman ninyo, mga ka-TS, yan ay
kapareha lang dito sa Pilipinas. At dito sa gilid na bahagi, mayroong hole at mayroong naka mga lines ng mga katiis na nakakurba. Yan. Yan ay sign ng poison. Kaya meron pa rin poison sa lahat ng area na binabaunan ng mga hapon. Yan ang mga sign ng mga poison, mga katiets. Kaya mag-ingat tayo kahit dito sa Pilipinas. Kung meron bang mga rock enclosed, kailangan mag-ingat kayo mga katiets dahil hindi natin alam na sa loob ng bato o sa loob ng kahon or barrels or anumang mga lalagyan na ginamit ng mga hapon, meron yang toxic chemical mga katiets na nilagay ng mga hapon, katulad ng mga cyanide poison or mga bomba ba na nilagay sa gilid ng treasure mga katiets na hindi natin alam kung yan ay kukunin natin ay sasabog. Kaya kailangan tingnan natin mabuti ang gilid o ilalim bago natin kunin ang pinaglagyan, dahil meron niyang mga patibong na nilagay ng mga Japanese mga katiets. Ganyan kadelikado ang gawa ng mga hapon. Kaya tinuro ko sa may-ari ng mga picture na ito na hukayin ito, itong area na ito. Dahil itong nasa ibaba na bahagi, diamonds ito mga katiets. Diamond sign yan. Kaya sa palagay ko, malaking deposito ito at nakatunnel ito. Kung makikita natin, para itong Dead Creek mga katiets. Patay na sapa. Yan ang kadalasang paglagyan ng mga Japanese ng kanilang mga libing, ang mga patay na mga sapa or yung mga sapa na hindi masyadong malalaki, hindi mga suba mga katiets, yung mga sapa lang. Yan ang kadalasang binauna ng mga hapon ng mga treasure na dala nila. Dahil ang sapa mga katiets, yan ay nagsilbing markers na rin sa lugar. Madali sila makakaguhit ng mga mapa kapag ang sapa ang kanilang kinukunan na mga reference at mga bundok. Kaya dyan ko pinahukay dahil yan ay treasure on the spot mga katiets. Kaso ito ay nakatunnel pa rin ito. Kaya kailangan sundan kung anumang mga markers na andyan sa area. Yan mga katiets. At sana ay naintindihan ninyo ang lahat ng aking sinasabi. At naway nakapagbibigay ito ng kaunting aral sa ating lahat na sa ibang bansa o dito sa Pilipinas ay magkahaling tulad lang ang mga markers na ginagamit ng mga hapon. Yan ang dapat itindalaan mga katiets. At sana meron kayong natutunan sa pinapakita ko sa inyong video kahit ang mga markers na ito ay hindi dito galing sa Pilipinas mga katiets. At yan lang po. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwalaan niyo dito sa aking YouTube channel, Golden Philippines, Treasure Uncode. God bless always sa atin mga katiets at ingat lagi.